Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mga na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Nahum. Masdat mo dumarating na ang maghahatid ng mabuting balita at magpapahayag ng kapayapaan. Ipagdiwang mo ang iyong mga pista, huda at tuparin ang iyong mga pangako. Sapagkat hindi na muling darating sa iyo ang masama, siya'y ganap ng naparam. Panunumbalikin ng Panginoon ang kadakilaan ni Jacob, gaya ng nararapat sa Israel, sapagkat hinubaran sila ng mga lumusog at sinira ang kanilang mga ubasan. Kawawa ka, lunsod ng mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Lumalagapak ang mga latigo, rumaragasa ang mga gulong, nagdadambahan ang mga kabayo, humahaginit ang mga karahwahe, sumusugod sa mga mangangabayo, kumikinang ang kanilang tibak, kumikislap ang dulo ng sibat, di mabilang ang patay, naghambalang ang mga bangkay, natitisod ng nadaraanan. Tatabunan kita ng dumi, gagawing hamak at iismiran, lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, hayan ang Nineve, sino ang tatangis sa kanya? At saan ako hahanap ng aaliw sa kanya? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Napasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pa siya na may kapal ang buhay at kamatayan. Malalaman ngayong ako ay ako nga, at maliban sa akin, wala ng Diyos. Ako'y pumapatay at maaari ring bumuhay.
na pagagaling ko ang aking sinusugatan. Nasa pa siya na may kapal ang buhay at kamatayan. Ihahasa ko itong aking tabak at ang katarungay aking igagawad. Ang parusay ibabagsak ko sa mga kaaway at sisingiling ko ang sa aking nasusuklam. Nasa pa siya na may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang inuusi sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Unang Biyernes ng buwan, araw ng ating debosyon at araw ng Poong Jesus Nazareno, palakpakan muna natin ang ating mahal na Senyor. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. At hindi ko alam kung nakwento ko na ito, pero kahit ganun man, akma pa din. At ang aking kwento ay tungkol sa isang matandang babae. Itong matandang babae na ito ay namatay at dinala ng mga anghel sa langit. Check ko muna kung gising kayo.
tungkol kanino ang ating kwento? Gising, ha? Anong ginawa ng mga anghel sa matandang babae? Gising talaga, no? Nung sila'y makarating sa langit, naisip ng mga anghel na para ma-appreciate ng matandang babae ang langit, dalhin niya ila ito sa impyerno para malamdaman ng matandang babae ang halaga ng langit, para makita niya ang ganda ng langit. Naisip ng mga anghel na dalhin siya sa impyerno. Hindi ba minsan, para makita mo ang ganda ng isang bagay, kailangan mong malaman kung ano ang pangit. Hindi ba? Ang hirap naman nung sinasabi mong maganda, pero hindi mo naman alam kung anong pangit. Sinasabi mong masarap, eh hindi ka naman nakatikim ng hindi masarap. Sinasabi mong maginhawa, pero hindi mo naman alam ang hirap. Kaya kung tingin mo o pakiramdam mo, hindi ka maganda, tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang. Oh. Tingnan mo, gising ba? Gising. Oh, wala ako sinasabi, ha? Oh. Kung pakiramdam mong hindi ka maganda, eh, tingin ka lang sa salamin. Ha? Ganun ang ginawa ng anghel. Dinala sa impyerno para maramdaman ng matandang babae ang ganda ng langit. At doon sa impyerno, nakita ng matandang babae na mayroong isang malaking palayok. At yung malaking palayok na yon, mayroong mainit na sabaw. At may mga taong nakapaligid sa palayok. At may hawak-hawak na tig-iisang mahabang kutsara. Sa sobrang haba, 12 feet ang haba. Oh, ang haba, no? Kaya nga, tiningnan ng matandang babae ang mga tao. Sila ay malulungkot, hindi makakain at gutom. Paano ka naman kakain? Ang haba-haba ng kutsara. No? Matapos makita ito ng matandang babae, dinala siya ng mga anghel sa langit. No? At dooy, mayroon ding parehas na malaking palayok, may mainit na sabaw, may mga nakapaligid na tao sa palayok na may hawak-hawak na, anong hawak? Mahabang kutsara. Gano'ng kahaba? 12 feet. Parehas. Kung ano pala meron sa langit, meron din sa impyerno. Kung anong meron sa impyerno, meron din sa langit. Pero, kumpara sa impyerno, ang mga tao sa langit ay nakakakain, masasaya at busog. Kaya naman, nagtanong ang matandang babae sa mga anghel, bakit masasaya ang mga tao sa langit? Bakit sa impyerno malulungkot? Sumagot ang anghel, dahil sa langit, pinapakain nila ang isa't isa. Itong mga taong ito ay natutunan ang paraan ng kabutihan. Nagets niyo po ba kung bakit nakakakain ang mga tao sa langit? Kahit mahaba ang kanilang kutsara, hindi nila ito ginagamit sa sarili. Ginagamit nila ito sa iba para mapakain. Mga kapatid, ganito po
ang nais ituro sa atin na mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating Ebanghelyo, isang tanong ang binulalas ni Jesus sa kanyang mga alagad na nais sumunod sa kanya. Ang kanyang tanong, ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? May mga pagkakataon sa ating buhay na ipinagpapalit natin ang gawang kabutihan sa kasamaan. Pumapanig sa kasamaan, kapalit ang buhay. Pinagpapalit ang kabutihan kahit makagawa ng kasamaan. Ito yung mga pagkakataong kumita ka nga, nandaya ka naman. Yumaman ka nga, galing naman sa nakaw. Na-promote ka sa trabaho, pero marami kang naapakan. Sumikat ka kahit marami kang siniraan. Masaya ka ngayon, pero mula naman sa panloloko at pagloloko. Hindi ba may mga ganitong tao? Ang saya-saya ngayon, pero ang relasyon hindi naman totoo. Ang yaman-yaman ngayon, pero galing sa panloloko. Anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung katumbas nito ay ang kanyang buhay? Isang tanong na nagpapangaral na walang kabuluhan ang makamtan ang mga bagay sa mundo kung kapalit nito ay ang pagiging masamang tao. Makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo kung kapalit nito ay ang pagiging masamang tao. Wala ring silbi ito. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, sinasabi ni Propeta Nahum, kawawa ka, lungsod na mamamatay tao, bayang sinungaling at mangangamkam, walang katapat sa sama. Sabi ni Propeta Nahum, kawawa ang taong pinipili ang masama kahit pa siya'y magmukhang sagana. Dahil walang kabuluhan ang buhay kung ginawa naman ito sa kasamaan. Walang kwenta ang buhay kung gawa naman ito sa nakamamatay. Mga kapatid, ang pagsunod kay Jesus ay laging pagpili sa kabutihan kahit pa ginagawan ng kasamaan. Dahil ang buhay nagawa sa kabutihan kahit mahirap, magdadala sa kasiyahan. Kung naghihirap ka pero ginagawa mo ito ng mabuti, kung nahihirapan ka pero gumagawa ka ng mabuti, kung nasasaktan ka pero gumagawa ka pa rin ng mabuti, sa huli, magdadala sa iyo sa kasiyahan. Pero ang buhay na gawa sa kasamaan, sa kabila ng kasaganaan, sa kabila ng kaginhawahan, sa huli, magdadala sa kalungkutan at magdadala sa kasiraan. Amen? Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng paglimot sa sarili, pinapasan natin ang ating krus sa araw-araw sa pagsunod sa yapak ng ating Panginoon. Manalangin tayo upang mapawi ang pagiging makasarili na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Ating sambitin sa bawat panalangin, makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway pasanin ang kanilang krus ng pastoral na pagkalinga at tungkulin na walang makasariling sakripisyo, manalangin tayo. Makapangyarihan Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang lahat ng tumatanggap ng bigat ng tungkuling publiko, naway lumago sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang responsable, totoo at malinis na pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang patagong impluensya ng kasamaan, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga biktima ng opresyon, naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga nagdusa at namatay para sa pananampalataya, naway umani ng makalangit na gantimpala, manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, tanggapin mo ang mga panalangin ng naglalakbay mong bayan na naghahangad na matagpuan ang iyong kalooban sa pagsunod sa mga yapak ng iyong anak. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mong banal ang mga alay namin, iyusan ang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iniyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri
sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat na lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Magsupo muna.